walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang Korte Suprema, alam naman natin na ipinag-utos na, ha, sa pamamagitan ng temporary restraining order ang NCAP na ngayon ay pinatutupad sa hindi lamang sa Maynila, sa iba pang lungsod sa Metro Manila. Pero sa mga nagpatupad nito, nauna Maynila eh. Ginaya sila ng masisibang mga alkalde na nagpatupad nito. Diyan eh, basta pagkakapirahan eh, baliwala na konstitusyon. Pero ito ay idinulog sa Office of the Ombudsman. Ngayon, pinapayo ko sa inyo, di ba dalawang klase ang kaso rito, criminal at ano tawag dito, administrative, di ba? Bakit hindi kayo mag-file ng separate na administrative case sa tanggapan ng Office of the President? Sapagkat ang Office of the President eh merong kapangyarihan, ha, na magsuspinde, lalo na yan eh unconstitutional. Oh, para masuspinde si Hani Lacuna at saka yung mga konsehal na kasamang pumirma dun sa niyari o niluto nilang ordinansa. Oh, maswerte kung merong nandyan na hindi pumirma ron. Siguro yung bago na konsehal. Pwedeng suspindihin lahat yan. Natatandaan nyo ba yung ginawa ni Pinoy na pag-exercise sa authority na yan? Ha? Mga kaibigan, eh kasi presidente ka eh. Kung sino yung mga kalihim mo sa departamento, halimbawa ng local government, Department of Local Government, ha? Eh, kwan eh, extension lang yan ng presidente. Ang talagang pinakamataas sa mga department ang presidente dahil yan ay executive branch. So, pwedeng i-exercise ng isang presidente lalo na kung constitutionality ang paglabag. Ha? Labag sa konstitusyon. Ha? Ang question eh, constitutionality, pwedeng i-exercise yan, kapangyarihan na yan ng isang presidente ang pagsuspinde sa kanila habang umuusad ang kaso dyan po sa ombudsman. Mga kaibigan, nangyari na yan sa kaso ni Gwen Garcia. Presidente ang nagpatupad, nagpataw ng suspension labang kay Gwen Garcia. At ito ay pwede ring ipataw, ha, dito kay Hani Lacuna at sa mga konsehal na kasama nilang pumirma doon sa ordinansa na nagpapatupad dyan sa no contact apprehension policy. Sinasabi ko lang, ha? Bueno, asan ba yun? Ito, mga kaibigan, isunod na natin ito. Mamaya meron tayong mga kwan eh. Ibabalita sa inyong latest dyan sa Malacanang. Mga kaibigan, oh, yung masaklap na pagbagsak at saka yung chinelas ni Zoraida. Ayan po, ha? Ito ho, ang mga abogado, mga unibersidad ay kinundina ang pagbabanta ni dating anti-insurgency spokesperson Lorraine Badoy Partosa laban kay Manila Regional Trial Court Judge Marlo Magdosa
malagar ng Manila RTC na nagbasura sa kasong inihain ng gobyerno na na para ideklarang komunist ang komunismo at ang mga terori na terorista raw itong CPP-MPA. Oh, merong umaabot sa 485 abogado ang lumagda sa isang pahayag na kumukondena at tinag nilang grave and disturbing threats. Ha? Grabe at nakababahalang pagbabanta na mga pahayag nitong si Badoy labang kay Judge Malagar. Iginigiit nitong si Badoy Partosa o kanyang pinatutunog na si Malagar na tinawag niyang communist cadre. Sipin mo yun. Saan mo nakuha yung cadre yun ng MPA? Ha? As well as her husband, pati na yung kanyang asawa nitong judge. Isipin mo, wala na sa, ano, sa issue. Pati pamilya, dinadamay na ni Badoy at ang mga miyembro ng National Union of People's Lawyer are connected to the Communist Party of the Philippines and the New People's Army. Konektado raw itong mga organisasyong ito, NULP, NUPL, at itong asawa, pati asawa ni Judge, ha? Konektado sa New People's Army. At kanya ring ipinos sa, alam na natin ito, ha? Ang sabi nito mga abogado at ng mga universidad, these baseless allegations, itong anyang mga walang basihang paratang labang kay Judge Malagar at mga miyembro ng Philippine Bar are beyond the bounds of fair and reasonable criticism. Labas ito eh. Ano na ito eh? Lagpas na. Sobra na ito, mga kaibigan. Doon sa katanggap-tanggap na patas pong pagpuna. Yung kritisismo, okay yan eh. Pero kung nananakot ka na, hindi na kritisism yun. Iba yung threat, iba yung kritisism. Yan ang hindi naintindihan ng mga gagong nagko-comment. Bayaan nyo, tuloy nyo yung pananakot nyo dahil pag nagtulong-tulong ang mga nasa legal profession, kahit na 10 digong nyo pa ang gamitin ninyong padrino, walang magagawa yan. Ha? Pati ang judiciary ay magtutulong-tulong yan, mga abogado at iba't ibang grupo. Ha? Wala na kayong magagawa kasi batas ang pinag-uusapan dito. Rule of law. Nagkakaroon ng maling pag-intindi at saka dahil sa maling pangunawa, sa maling pag-transmit mo at paggamit mo ng iyong, siyempre, ang isasangkalan dyan, karapatang kuha niya ito eh. Freedom of expression. Yes. Meron kang freedom of expression. Lahat tayo meron yan. Entitled ang lahat ng mamamayang Pilipino. Lalo na yung mga nasa media na nagpa-practice niyan. Pero wala pong tinatawag na absolute. Hindi ho absoluto o wagas. Ha? Hindi wagas. Komo nakalagay sa saligang batas, yung manira ka ng tao, kaya nga may batas yan eh. May libel, merong defamation, di ba? Meron pang, ano pa yung isa?
Tatlo yan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Eh yung mga yan, kaya ginawa yung batas na yan para doon sa lumalagpas na sa kanyang karapatan. May karapatan ka, pero ang karapatan mo hanggang dito. Pagka umabot dito, eh, hindi na karapatan yun. Kalapastangana na yun. Ha? Paglapastangan na yun sa batas. Yung sa batas hanggang dito. Halimbawa, di ba? Pag umabot dyan sa lagpas ulo, aba, eh, hindi na yun. Pag-abuso na yun. Di ho ba, mga kaibigan? Parang ito. Parang itong mga dinimanda ngayon sa ombudsman, ha? Na si Ina Isko Moreno at si Hani Lacuna. May kapangyarihan kayo. Di ba? Kasi nakapuesto ka, mayor ka, siyempre may kapangyarihan yan. Eh, pero ang kapangyarihan mo, eh, hindi katulad ng kay Superman. Ha? Na kahit may kapangyarihan ka, ay i-disregard mo, ha? Ang mga ang saligang batas. Magpapasa ka ng illegal na batas o hindi alinsunod sa saligang batas. Ano tawag doon? Yun ay pag-abuso sa kapangyarihan. At merong katumbas yun na mga parusa sa ating mga batas. Ganun yun eh. Di ba? Oh, katulad ni Digong nyo, nagkaroon siya ng kapangyarihan bilang presidente, inabuso niya. At hindi lang yun. Ang totoo, kaya ginawa ni Badoy yan, eh dahil sa kanya eh. Nagkaroon siya ng paniwala eh na oh, dapat ganito, naniwala na siya ron. Ha? Wala na. Yun na paniwala niya. Abusuhin na ang kapangyarihan. Sipin mo, pinaparatangan mo. Huwag ka nang gumawa ng argumento sa Facebook kasi yung argumento, ireserba mo dun. Yung diskurso mo na kaysa ganito yung kung sino-sino sinisisi mo, lahat na lang sa'yo, komunista eh. Para huwag kang mabatikos, matakot yung iba na nakakaunawa na mali ang ginagawa mo, para matakot silang questioning ka, pinaparatangan mong komunista. Di ba? Yun ang panakot eh. Isasama ka, ire-red tag ka. Tingnan mo yung pantry na tinayo. Di ba may bata na, bata pa yun eh. Yung babae, nagtayo ng community pantry para makatulong sa kapwa-tao. Akalain mo ni Red Tag yun? Nilagay niya sa panganib yung buhay ng bata na ang ginawa lamang ng bata eh naghangad na makatulong sa kapwa. Mga kaibigan, sino ba kayo? Ha? Ito mga ito nagpapanggap, pati si Digong nyo eh. Eh si Digong nyo, magiging fiscalizer daw siya. Anong baka fiscalizer? Mahilig ka sa fix. Dati siyang fiscal, di ba? Ba't mahilig ka sa ganon? Fiscalizer. Eh, ikaw ang dapat na, ikaw ang hindi gumagalang sa nagpipiscalize eh. Oh, di ba? Wala kang respeto eh, kapati sa batas eh. Oh, ngayon na naman, oh, umeentra na naman. Bakit? Naglalatag na, nagsisimula na. Tandaan ninyo ang sinasabi natin. Dadating yung oras, ibabagsak nila yan eh. Paplanuhin nila. Makabalik sila sa pwesto eh. Ha? Oh, mga kaibigan, para hindi mapanagot. Bakit? Sunod-sunod eh. Labasan ng mga baho ng anomalya. Ha? Pumunta ka sa website ng COA, magsasawa ka sa anomalya eh, ng nakaraang administrasyon. Para lang yun ha. Sa taong 2021. Mga kaibigan, hindi pa kasama yung huli nilang panahon bago mag-eleksyon. Mga kaibigan, 2021 pa lang pinag-uusapan dyan. At bukod dyan, yung mga nauna pa, ha? Na hindi mga nalutas
sa tourism, di ba? Yung sumabog na anomalya ron nila Cesar Montano ni Juan Dateo, o nasan yun? Ganun na lang, thank you, ha? Mga kaibigan, asan yung pera? Yung Parmalee, nasan yung pera? Ha? O ganun lang, etong laptop, mga kaibigan, ang sabi ngayon nung bagong direktor ng PSDBM, ha? Ng kasalukuyang administrasyon, tinanong siya sa pagdinig ng Senado. Ano sinabi niya? Nung tanungin siya, illegal anya yung kontrata sa pagbili ng laptop. Una, yung kontrata, yung MOA na ginamit doon, kuano 2020 pa eh. Meaning to say, itong pagbili ng laptop ay ipinaloob nila para masakop ng Bayanihan Act. Ha? Yung Bayanihan Act kailang yun? Nung pandemya. Isipin ninyo. Kaya ang sabi nung bagong director o isang opisyal ng PSDBM, illegal po yung kontrata sa pagbili ng laptop. O ano pa, hinihintay nyo? Ha? Ba't di pa kayo magkaso? Kaya ito ho ay, itong kaso ni Badoy, naku, patong-patong ang kakaharaping kaso nito, mga kaibigan. Ito'y pressure na ito sa ating Supreme Court para ng mga pinakikita lang ng marami, katulad ng palatuntunan natin, na tayo ay nagpapahalaga sa tinatawag na rule of law o kawastuhan ng batas. Kailangan nating i-present pare-pareho yan dahil nakapaloob dyan ang proteksyon ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi katulad nung nakaraang administrasyon, sinira nila yung rule of law. Ha? At nakita ninyo, no, sabi ngayon ni Digong nyo, kaya mag-ingat na kayo. Aantayin nyo pa bang magkatotoo? Ha? Ang lahat ng sinasabi natin bago tayo kumilos at bago ninyo ma-realize, totoo pala sinasabi nito. Mga kaibigan, kaya nga natin 'to sinasabi para hindi magtagumpay, para magising ka, para hindi na mangyari. Katulad sa krimen, ang pagluta sa krimen, hindi lang yung pag may naganap ng krimen. May tinatawag na crime prevention. Hindi ba? Kailangan, bago pa lang mangyari ang krimen, pinipigilan mo nang mangyari. Gumagawa ka na ng paraan para hindi mangyari. Lalo pa ito. Di ba? Ang balak nila dyan. Siyempre, pagka nang agaw ka ng kapangyarihan, nag-destabilize ka, ang unang apektado riyan ng mamamayang Pilipino. Ang incheck, pinalalayas na rito. Yan ang consensus ng majority ng ating mga mamamayan. Huwag mong i-justify yung kita riyan. Ha? Huwag niyong bigyan katwiran na kumikita yung kinikita mula dyan, legal. Bakit yung ibang bansa? Kumikita rin sila sa Pogo dati. Katulad ng Cambodia. Pero dumating yung pagkakataon, dahil sa paglaganap ng krimen sa kanilang bansa, bunsod ng mga Pogo na yan, ano ginawa nila? Ha? Tinapos lang nila yung mga permit na kanilang ibinigay at hindi na nila ni-renew. Kaya napilitan na yung mga Pogo na lumikas mula sa Cambodia.
Ibig sabihin, hindi i-justify ng Cambodia ang kinikita. Kung hindi, mas importante ang peace and order. Dahil ang ekonomiya mo ay hindi dapat umikot lang sa pogo. Paano yung mga investor na dapat pumasok sa bansa mo ay hindi makakapasok dahil magulo ang peace and order? Di ba, mga kaibigan, nakakatakot maglagak o mamuhunan sa Pilipinas dahil sa krimen na yan. At ang masama, may mga walang hiya sa law enforcement agency ang kasali sa ginagawang krimen ng mga kriminal na yan na sangkot sa pogo o may kaugnayan sa pogo. O ano sabi ngayon itong, akala ko ba mananahimik ka na? Hindi, kaya sabi ko, pag nagsalita si Digong nyo, baliktarin nyo ibig sabihin. Yung kabaliktaran nun ang ibig sabihin. Yung sinasabi nila, makikipagtulungan daw sila sa gobyerno, huwag kang maniwala. Bakit ka sasali ngayon sa mga partido, ha? At ikaw pa chairman. Bakit? Ano 'yan, ha? Kakatwayan. Ang ginagawang chairman ng partido, kung sino 'yung ito 'yung traditional, ha, ng mga partido. Kung sino 'yung may pinakamataas na pwestong hinahawakan sa gobyerno, ha, sa bawat pagkakataon, iyon ang pinakamataas nilang, yun ang chairman nila ng partido. Di ba? Dapat si Robin Padilla, di ba? Mga kaibigan, dahil siya ang senador, o kaya si Bongo. Bakit si Digong nyo, mga kaibigan? Alam nyo na dahilan. Bakit si hindi si Bato? Sila yung pinakamataas ngayon, eh. Di ba? Na official dyan sa padapa, ha, mga kaibigan. Ano sabi niya nung tinatatag yung hugpong? Ano yan na niya? Yan eh, sa probinsya lang yan. Mga pamprobinsyang partido lang yan. Ba't nasa national ngayon? Ang hina niyong bumasa. Ha? Kung hindi niyo pa rin babalikan niya, kailangan ba paalala pa namin lahat ng sinabi nitong hindi totoo? Yun lang mga pinangako niya. Pupunta ako niya sa West Philippine Sea. Sasakay ako ng jet ski. Ha? At itutusok niya bandila ng Pilipinas. Tinupad niya ba yun? Bukod sa hindi niya tinupad, ano pa sinabi niya? Mga ano kayo, eh? Estupido. Naniwala kayo, eh. Ito naman mga estupido, nagpalakpakan pa. Abay, estupido nga. Kasi pumalakpak pa, eh. Hindi ba, mga kaibigan? Ano pa? Ang dami. Mga OFW, 2 years. Hindi na kayo pupunta sa ibang bansa. Lintik ang bunga nga niya sa kasinungalingan. Wala pang lumabas na totoo sa bibig ni Duterte. Mga kaibigan, eh. Kayo niya, eh. Dito na. Marami ng trabaho. Ni sa pogo, hindi kinuwi. Ni sa pogo, hindi pinapasok mga Pilipino. Ang mga nagtrabaho, pati dun sa mga katiting na proyektong ginawa, yung tulay dyan sa Mandaluyong, Makati. Ha? Kakaprasong tulay yun, ha? Lintik ang press release, eh. Mga kaibigan, pagdakilang gusto ni Digong nyo, eh. Sino nagtrabaho nung tulay? Mga inchik din. Dapat dito yung mga construction worker na Pilipino para may trabaho. Hindi, eh. Pinapasok yung inchik,
Yung mga Inchik din, ang nagtrabaho noon na bilang mga construction worker, ganun ang construction nila rito na pinondoan. Walang napakinabang ang Pilipinas. Ang nakinabang lang yung mga opisyal, mga kaibigan ng Malacañang at sa iba't ibang opisina. Oh, ano sabi ni Digong nyo? Ha? Ginigiit niya na ang communist. Oy, giit mo yan, okay lang yan. Sa paniwala mo. Ha? Oh, paniwala mo lang yan. Pwede kang maniwala na ganyan na yan ay Communist Party of the Philippines. Ha? Eh, kwan. Ano yung tawag dito? Anong tawag mo ron? Terorista. Eh, yung pinakananay ng communist, yung China, hindi ba komunista yon? Ha? Oh, eh, di terorista rin yon. Komunista yon eh. Communist China. Oh, di terorista nga. Katunayan eh. Sinakop niyan yung mga teritoryo natin eh. Hindi ho ba? Oh, mga kaibigan, bakit? Wala kang sinasabing yan eh, mga terorista. Eh, kabila pa ng terorista yan eh. Oh, hindi ho ba? Yan yung pinakananay ng mga communist eh, tsaka yung Russia. Di ba ho, mga kaibigan? Eh, lalo yan China. Alam na alam ninyo mga pangyayari dyan, di ba? Oh, mga kumpanya, 50% sila. Pumapasok dito, mga kumpanya nila, 50% sila. Kaya pag sinandok ang pondo ng Pilipinas, 50% nun na pumapasok sa gobyerno ng China. Pero tayo po ay wala ng oras. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire!